Dalawang Bible study na namin na ganyan yung sitwasyon na hindi namin sukapakalain ni Brother Peter na sa pagbabahagi namin sa kulo ng Panginoong Diyos. Sila ay talagang kasapat na tumanggap kay Kristo at hindi lang sila ay nagpabautismo. Kaya nakita nila yung pahalagaan ng pagtanggap at ng bautismo ng wala na silang naging patumpik-tumpik pa. Sabi pa nung binautismahan ko namin doon, bakit pa natin ipagpapagbukas? Ngayon na. Diba? So, nakita kasi nila yung pahalaga ng buhay kapag ikaw ay nakik Kristo. No? At kapag ka ang buhay mo ay wala kay Kristo, sabi ko nga sa kanila, kung may proseso, actually ang topic namin last by Bible studies all about hell, yung pierno. Kasi, di ko nang sukat na kalain na yun ang magiging topic namin that day. Kaya sabi nila, kung pagdating pa lang nila ng bro, nakinit na, no? Oh my, nakinit. So, yung topic talaga natin, utog mado, alam nyo ba kung ano yung pierno? Kasi nagkaroon naman ng conviction doon sa bagay niya, gawa nga ko ng ito, patotoo ko lang po sa inyo mga kapatid, kawag tayo magsang ula. Kung ako'y nasa labas, nagpapaagala ko ng then, napansin ko yung hangin, iba, nakatayo lang ako ng ganyan. And then, parang meron doon yung pahanting lote na magdano-dano, ako pinagmamaslan ko po yung aso ko. And then, right after po yun, iba nakatayo ako, yung hangin, iba, may hangin na galing sa kaliwa, kaya ko na sumahan pa sa akin sa langit. Saan-saan ang gagalang, sabi ko, saan tinuro? Ko, yun na pumasok sa isip ko na ang hangin hindi at na ang hangin wala sa taas masalupa. So, sabi ko, Lord, ano pala ang ibig sabihin? Kasi napapansin ko na ang hangin iba eh, kakaiba. Sabi ko, Lord, hindi naman sa mga ganito ako, hindi naman ganito ang hangin dito at tahimik lang ko. Yung nature. Hindi, pagpasok ko, pinaisip sa akin ng Panginoong Diyos yung about doon sa Book of Revelation na ang wind so, ano, is pumapatungko sa war. Tama ba? And then, kahapon lang, pinakita sa akin ng Panginoong Diyos yung isa sa mga quote ni Prophet na ang war ay nagpasimula sa heaven. Tama ba? At dito siya naipagpatuloy sa lupa. Tama ba mga kapatid? At yung four angels standing, tama ba mga kapatid sa Revelation? Na kanilang pinipigilan ng hangin? Tama ba? Kung hindi ko lingit ko sa akin. Tapos ang sabi ko isa, yung war na yung binuksan ko yung Book of Matthew, sabi nga, nation against nation. Tama mga kapatid? Yung paliwat ka na nga gera na nararanasan ng mundo. Siya, nagkaroon na ng World War I, World War II. Ito mga iba po ang mga patid din. Ngayon, ang Ukraine at saka Russia. So, ang panahon is, kung tingnan natin, lalong humihirap at pahirap ng pahirap ang sitwasyon ng tao. Kaya, nung kami ay nag-Bible study, nagkaroon ako na conviction na ang topic in hell. Kung di ko sa lupa, nakakaranas na tayo ng mga paghihirap, how much more yung mga tao ang mapupunta sa impyerno? Then, that day, nung napatasok ng kamay, sabi ko, kung may proseso, mga kapatid, lahat ng bagay may proseso dito sa mundo. Tama ba? Mag-a-apply ka. So, yun ba yung dati ng proseso? So, pagdating sa pagpasok sa karya ng Diyos, may proseso rin. Hindi ko ba, mga kapatid? Sinabi ko, pagdating sa proseso patungong impyerno, meron din. Sabi ko sa kanila, gusto niyo malaman? Gusto niyo sundin yung proseso niya? Ay, hindi, brother. May proseso. Para tayo makaiwas doon at tayo ipumasok sa proseso, patungong tayo ng Diyos. Kaya nagpatasok na kami, sino gusto? Kami, brother. Nakilala yung pag-iiyak ng mga tao sa impyerno. Kahit sino naman siguro dito, mga kapatid, walang gusto na mapunta ko doon.
Amen, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Prophet kanina sa kanyang book, saan tayo ang hatulan? Through Christ. At si Kristo ay ang salita. Ibig sabihin, tayo ay hatulan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen po, mga kapatid. Bakit ka hatulan sa kanyang mga salita? Kasi doon ang maliligtas tayo ng Panginoon Diyos sa buhay mo. O sa buhay ng isang tao. Kaya nga sinabi ng Bible, a man should not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Amen, mga kapatid. Totoo po ba sinasabi ng Bible? Na ang tao ay dapat kumain ng kanyang mga salita. Kung katawan natin dito, 3 times a day, more than kumakain pa ang buhay ko, how much more ang ating soul? Kaya tayo naririto ang mga at ang salita ng Diyos, ang siya magbibigay sa atin ng daan kung paano tayo ang buhay natin ay ano? Ha? Kapalalan. That's right. Iyon mga kasi may faith ka na eh. Paano ka nagkaroon ng faith? Faith cometh by hearing and hearing by the word. Kaya nga, kailangan mong makinig ng salita ng Diyos. Kasi may kasunod pa yun. Faith without works is dead. So, kailangan may work. Ano yung kailangan mo i-work out? Yung faith mo. Saan? Sa pagsampalataya mo doon sa salita ng Diyos. Amen, mga kapatid. At sa salita na yon, doon makikita kung paano ka mamumuhay ng matuwid dito sa lupa. Amen po, mga kapatid. At sure, na kapag ikaw ay nasa salita ng Panginoong Diyos, makakapamuhay ka ng nasa tama. At sa Judgment Day, mga kapatid, sabi ng Bible, that judgment begin in the house of God. Napasimula na ngayon dito sa lupa. Inahatulan tayo ng Diyos. Kaya sinasabi ng Diyos kung anong nararapat at hindi nararapat mga kapatid. Kasi sa Judgment Day, sabi ni Prophet, sa last Bible study namin doon, no, yun yung pinakamalungkot na kalagayan na ikaw ay makabilang doon sa Judgment Day. Yung isa ka doon sa mga nakulang. Yung kamatayan dito sa lupa, hindi pa yung pinamaligyan. Pero yung mapunta ka sa Judgment Day, mga kapatid, yun ang pinakamabigat. Kasi bakit? Doon nakatulong ang gawa mo. But praise be to God, sa ating mga pinili ng Diyos, na ngayon ay tayo po ay tinutuwid, sinasakdal. Sabi ng Bible, may mga taong hindi na makatulan. Tama po ba? Andun din sila sa Judgment Day, pero hindi sila makatulan. Isa sila sa mga hahatol. Tama ba? Oo. Kasi kung dito pa lang sa lupa, inatulang ka na, inayos ka na, ano pa ang ihahatol sa'yo sa Judgment Day? Kung matuwid ka na. Amen, mga kapatid. Kaya tayo ngayon ay pinapagibanan ng Panginoon Diyos. Kailangan natin magpatuloy. Hindi sapat na tayo ay na-justify lang. O na-sanctify lang. Kailangan natin ma-receive yung baptism of the Holy Ghost. Kasi yung iba dyan na-justify. Yung iba dyan na-sanctify. Pero dahil nandito ka na sa katotohanan, mga kapatid, no, dapat mag-jump ka doon sa tinatawag na baptism of the Holy Ghost. No. Ngayon wala nang bagas sa baso eh. Kapag ka na puno ng tubig, wala nang idadagdag ka. Nakabuhay ka na ng may kabanalan. Do, ang tao, is nagkakamali ka ng may kabanalan. Hindi natin maiwas. Sa mata ng tao, nagkakamali. Pero in the sight of God, tayo ay perfect. Nakabang mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Diyos, bago man na lumubog ang amang, hindi na magpatawad sa Diyos at sa mga taong nagawa mo ng katapang. Do, kailangan natin yung kasi kung titignan natin, malapit na talaga pagdating ng Panginoon. Kaya sabi ni Prophet, sinong hope niya, huwag na tayo magpapumpi-pumpi.
may oras panahon na tayo po ay sumamba, tayo ay magpuri na magbasa ng kanyang mga salita ng Diyos. Gawin natin. No matter how busy we are, take time for us. Tama ba, mga kapatid? Kasi malapit na magwakas ng tatak. Ngayon, gusto natin makasama sa proseso. Pagpatuloy lang natin, mga kapatid, yung proseso na binigyan ng Panginoon. Amen. Isang pusong tinitibok na ikaw.